Okay, magandang hapon mga ka-farmers. So, tayo po yung nagdi-dripping sa ating tanim na hampalayan mga ka-farmers. Okay, so officially, perfect na yung operation natin. So, ito yung para natin mga ka-farmers. Nagdiyan natin ang mga bata. So, dun sa bahay kubo mga ka-farmers, nandoon yung makina natin na 7.0, 3 inches. So, fully operated na talaga yung drip irrigation natin mga ka-farmers. Then perfect 100% na nag-operate tayo. So thank you so much sa ating mga mentors, si Boss Jupel the Farmer at saka sa ating pinsan na si Gopino Iyanggurin Caminali. So maraming salamat sa inyo mga ka-farmers sa pagbigay ng ideya at pagsabay sa inyo yung mga pamaraan mga farmers. So fully operated talaga, at saka yung papatubig natin ngayon is kasi marami tayong tubig, ginawa nating 1 hour mga ka-farmers. Okay, so mas nakakatipid tayo ng oras mga ka-farmers, at saka yung effort natin hindi masyadong maybigat ang ating ginagawa kasi tayo po yung nagpapadaloy lang ng tubig dahil kompleto na yung linyada natin mga ka-farmers. So hindi tulad sa ginagawa natin noon mga ka-farmers na manual lang po yung pagpapatubig. Okay, so ito po yung napakagandang sistema ng farming mga ka-farmers. Marami pa tayong mga bagay na magagawa habang tayo po yung nagpapatubig sa ating mga tanim mga ka-farmers. So sa ganitong paraan, nakasave tayo ng oras, lakas, labor, at saka manpower mga ka-farmers. Then, ito yung tanim natin 10 days after direct planting mga ka-farmers. Okay, so meron tayong mga mainline dito na tayo po yung una nagkakamali mga ka-farmers. So, biglaan yung pagbubutas natin na sobrang excited natin dito sa pag set up ng ating drip irrigation. So kaya tayo po yung nagkakamali. So tingnan nyo mga ka-farmers, so napakalakas ng tubig, so kinakondem na natin lang mga ka-farmers, hindi na natin ginagamit. Okay, so ito po yung set up ng ating ampalaya sa ngayon. So tayo po yung nagpapalaki na lang sa ating mga tanim. Pagkatapos ng 35 days pataas, tayo po yung simulang magpipitas dito mga ka-farmers. So, base sa mukha ng ating tanim sa ngayon mga ka-farmers, hindi ka paniwala na after 38 to 45 days, tayo po yung mag-harvest dito. So, talagang totoo yan mga ka-farmers, after 45 days, starting from 35 to 38 to 45 days, tayo po yung mag-harvest na ng ampalaya. Okay, so hanggang dito lang muna mga ka-farmers at saka babush.